Iyon na, mga mayawa. So, nandito ngayon, no? Sa harap nyo, bagong labas ni Tosec, no? Ito si 2022 Tosec X-Force MPB 27.5. Tara, di ba? Check natin to. Alamin natin ang kanyang specs. Alamin din natin ang kanyang description at ang mga piyesang nakasalpak dito kay Tosec X-Force MTB 27.5. Alright, let's go! Nakikita nyo ngayon, no, yung head tube nito ni Tosec X-Force, no. Ito tapered, no, ang headset nito tapered, tapos ang size ng taas 44, yung baba naman 54. Naka ball bearing lang to, no, hindi pa to naka seal bearing, no. Tapos makikita nyo ngayon dito sa kanyang head tube, top tube at down tube, ayan, nakasilput pa yung mga welding niya, ayan, kitang-kita nyo, no. Tapos ayan yung pangalan na X-Force nakalagay dyan, no. Ang ganda ng kulay nito, mga bayaw, no? Matte siya, pero ang kulay nito ay salagubang green, no? Ganda, parang salagubang ang kulay, no, mga bayaw? Naka-ICR to. Tapos kabilaan, may ICR din siya. Tapos, ano pa, makikita niya dyan, no? Sa top tube niya, ayan, no? So, ayan, may texture yung kanyang ano rito. Hindi to decals. Actually, decals to pala. Decals, akala ko paint. Decals to, mga nakalagay sa kanyang top tube. Ayan, may TIG welding pa dyan. Dito naman sa down tube niya, ayan yung salitang Tosec, no. Combination to ng kulay ng salagubang green at saka black, no. Tapos ayan, dito naman sa kanyang seat tube, ayan yung detalye ng kanyang batalya. Ito yung kanyang TIG welding na malapit sa kanyang bottom bracket na nagpapatunay na itong batalyan to ay T6061 alloy, no. May nabago sa kanya ngayon, no. Ito yung kanyang seat tube, no. Ang haba nito ay 10mm, no. 10 to 15mm. Tapos ayan, may support na sa kanyang sa seat tube para hindi mabalay kung sakaling isagad nyo yung kanyang seat post, no. Ang insertion ng seat post na to, mga bayaw, ay 30.4 quick release ang kanyang seat clamp, alloy na, alloy din ng seat post. Tapos ang haba nito ay 300mm. Tignan natin, modern na yung clamping ng kanyang upuan. So bakal yung kanyang bracket, yung upuan niya ay synthetic rubber, maganda, no, weatherproof, sunproof, at hindi basta-basta nagbibitak-bitak, no, all weather. Ganun pa rin, mga bayaw, walang katapusang, walang kakwenta-kwentang pedal lang binigay nila dito, no. So palitan nyo na lang, i-upgrade nyo. Tapos dito naman sa parting to, no, yung kanyang seat stay, ayan, medyo mataba. Tapos nilagyan ng bridge. Ang butas ng bridge, ayan, tatlo. Ayan, tatlo yung butas ng bridge. Hindi ko alam kung anong purpose nun, bakit tatlo. Tapos dito, maghahati yung kulay niya. Sa salagubang green, biglang magbablock dito, no, na matte black, no. Tapos, ayan po, makikita niyo, dumaan sa ilalim yung kable, papunta sa kanyang RD, no. Ayan ang kanyang RD. 10 speed po to, si Senza RX10, no. Ito rin yung kanyang cogs, no. 10 speed din to. At ang ginamit dito ay si Sunshine, no? Sunshine naman yung kanyang cogs dito. Tapos, ayan po yung brand ng kanyang chain, no? Nakalimutan ko, 11 yung pinakamaliit. Tapos, yung pinakamalaki niyang teeth ng sprocket ay 42 teeth, no? Ito yung kanyang, syempre, yung kanyang crankset, no?
yung crankset niya ay square tapered pa lang, no? Square tapered. Tapos yung crank arm ay 170mm. 9 over 16 yung haba. Hindi, ng tread niya. Yung tread ng kanyang pedal, 9 over 16, sorry, no? Tapos, ayan, yung ano niya, chain wheel naman niya, 32 teeth, no? What else? May kakaiba ngayon dito sa batalya ni Tosek, no? Medyo bali yun dito, ayan, no? Medyo binali ng kaunti. Dati, di ba, dito, nagbabali sila rito, may pabali silang pag ganun dito. Ngayon, nilagay naman nila dito yung bali ng kanilang frame, no? Para medyo kumurba rito sa ilalim, no? What else, mga bayaw? Ang kanya naman pong rim ay double wall, no? Na alloy. Tapos yung spokes and nipples niya, siyempre ay stainless lang, no? Dumidikit pa rin sa magnet. Ano pa? Yung gulong niya ay si G-Lure. Ayan, no? Naka-tan wall. Ang ganda ng mga knobs, no? Maliliit lang. Ang size nito ay 27.5 by 2.10, no? Naka-ano lang to, mga bayaw? Naka-shredder valve. Ayan, no? Naka-shredder valve lang siya or American valve. Tapos, ito naman, yung kanyang disc, no? Yung disc niya ay 160mm, tapos naka-quick release siya, na hubs. Tapos, ito naman yung kanyang kabitan dito, no? Sa kanyang frame ng hydraulic caliper brakes, post-mount to post-mount na yung kabitan dito. Alright? Tapos, dito naman, no? Sa kanyang cockpit set. So, ang cockpit set niya ay alloy, no? Tapos, ang ganda, no? Macho yung kanyang ano, yung kanyang cockpit set. Alloy to, no? Tapos ang haba nito ay nasa 70 to 80 mm ang haba, no? 31.8 yung kanyang clamping ng kanyang stem. Tapos pagdating sa kanyang manibela, yung manibela niya hindi pa alloy, bakal na oversized, no? Ang haba nito simula dito hanggang dito ay 720mm. Pwedeng-pwede nyo itong ipangsingit kung saan-saan, no? What else? Ito naman, no? Yung kanyang hydraulic brakes, no? Ito si Shimare, no? Asawa to ni Shipare. Joke lang, joke lang. So si Shimare to. Tapos naka-sensa na rin to na ano, no? 10-speed, no? Na RX-10, na shifters. Ganun din, ito rin yung kanyang hydraulic brakes dito ni Shimare, na asawa ni Shipare. Tapos, ito naman yung kanyang ano, no, tinidor. So, ayan yung kanyang tinidor. Coil type pa tong kanyang tinidor. Tapos, yung kanyang ano, yung kanyang manual lockout, eh, nandito dito, no? Tapos, meron din siyang adjuster, no? Yung kanya naman pong stanchion ay 30. Tapos, pagdating sa kanyang travel, no, ng kanyang tinidor, ay 80mm lang, no? Bakal pa to, no? Dumidikit ang magnet dito. So, hindi pa to air shocks, no? What else? Ito naman po ay alloy na 6061 na double wall, no? Yung kanyang rim. Tapos, yung spokes tsaka yung nipples naman po niya ay bakal pa. Dumidikit naman po to sa magnet, no? Yung ano niya, yung hub niya ay ano rin, alloy din na naka-quick release. Tapos, siyempre, naka-shredder or American valve yung kanyang pito, no? Ang gulong din ito, kagaya rin doon sa likod, si G-Lure din, 27.5 by 2.10. Ayan, maliliit yung mga knobs, so kitang-kita nyo naman. Tapos, dito sa part na to, ay makikita nyo yung kanyang disc brake, no? Ito yung disc rotor, 160mm, ang bilog nito, bolt type din. Tapos, pagdating sa kanyang fork, ayan, no? Ito naman yung kabitan ng kanyang fork. Okay, nilagyan pa ng bracket. Hindi pa post-mount to post-mount. Pero hydraulic na ni Shimare. Na asawa ni Shipare. Okay? So ngayon, no, mga bayaw, alam kong excited na kayong malaman kung magkano ang presyo nito, no, ni Tosek, no? Tosek X-Force MTB 27.5, no? Available po to, no, dito ngayon kay Rides Bicycle Shop. So, sabi ni Sean, ang presyo daw po nito ng 27.5 ay 11,000. Tapos yung kanya naman pong 29er, kasi available din sa 29er to, 11,500 naman daw po yung kanyang 29er. So, maraming stock ngayon dito si Sean, no. Ang ganda ng kulay nito, kulay salagubang green. Oh, di ba? Tapos naka-hydraulic pa to na ano,
na mountain bike. So sa mga naghahanap ng mga mountain bike dyan, siyempre punta na lang kayo dito kay Rides Bicycle Shop. Dito yan sa may Quezon Boulevard, kaya po Manila, dito lang sa Sega Street, di ba? Eh kaso ayan oh, na-clearing sila ngayon. Kaya napakalinis. Napakalinis ngayon ng iskinitang to. At napakasarap mag-vlog ngayon dito. Walang kakalat-kalat. Tignan nyo naman. Wow! Bago na naman. Sinabon pa yan ha. Talaga naman. No? Thank you, Mayor Isko ha. Isko pa rin nagpapatakbo ng gobyerno nyo. So ayan ha. So sa mga subscribers ko, please like, share, and subscribe. Dino Boy TV. Para lagi kayong updated sa mga latest bike checks, latest bike shop visits, at kung ano-ano pa regarding sa cycling world, no? Ano pa yung mga tropa natin dyan, mga OFW, no? Dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, saan pa, Hong Kong, Japan, Thailand, no? Vietnam, Singapore, saan pa, sa Hawaii, Saipan, sa ano pa, US Virgin Islands, US, Canada, London, saan pa, sa Germany, Italy, Poland, Costa Rica, Bahamas, Jamaica, di ba? At kung saan-saan pang parte ng mundo, siyempre sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa pag-subscribe kay Dino Boy TV. Till then mga bayaw, this is Dino Boy TV saying peace out. Outdoor and cycling attire for MTB, the Trailman. Suwabi ang looks at matibay ang fabrics. Trailman has various design fitted for biking and other fitness affair. Kaya sa rides mo, i-trailman mo. Designed and engineered by Manang Loming Store, MLS. Trailman.